So ito, gamitin muna natin yung libro ni Sir Roque para dun sa ibang items o ibang concepts na hindi nabanggit dun sa ebook natin. Basically, yung formulas na nadaanan natin kanina, same lang. Okay, kaya hindi na natin nilagay dito yung mga same formulas naman. Okay, yung pinagkaiba lang nila, kasi nga, diba, yung concept na kapag kino-compare natin yung balance sheet item sa isang income statement item, ina-average natin yung balance sheet item, no? So, yung formulas kanina, kagaya ng, ano ba yun, average age of inventories. So, imbis na inventory, yung gagamitin natin, average inventory. So, yun yung ginagamit ni Sir Roque. Okay. So, kapag sa problems, may nakita ka na beginning and ending inventory. So, clue mo na yun. Okay. Clue mo na yun na gagamitin mo sa kanya is average. Ngayon, kung isang item lang naman ng inventory yung binigay, I mean, isang for isang period lang, halimbawa, ending lang yung binigay. So, wala kang way para gamitin yung average inventory. So, yung inventory na yung gagamitin mo. Okay. So, yun ah. Same lang yung formulas. Nagkaiba lang dun sa paggamit ng concept na kailangan average kapag pinepair yung balance sheet item sa income statement item. Okay. So, tara. Puntahan natin to. Cash management, again, libro to ni Sir Roque, MAS. Yan, basahin lang natin. Involves the maintenance of the appropriate level of cash and investment in marketable securities to meet the firm's cash requirements and to maximize income on idle funds. Okay, paulit-ulit naman tayo dito. Kailangan minamaximize natin yung potential ng cash natin. So kapag hindi naman kailangan na hawakan sa libro natin, okay? I-invest natin. Ayan. Objective, to invest excess cash for a return while retaining sufficient liquidity to satisfy future needs. Ayan. O, dapat lang daw natin hawakan yung cash na kailangan natin. Okay? Para tuloy-tuloy lang yung operations natin. So, kapag may excess tayo, invest natin kasi sayang naman. Okay, punta tayo dito sa terminologies na hindi nabanggit dito sa ebook natin. Pero nabanggit kay Sir Roque. Una dyan, itong compensating balance. Pero alam ko naman na alam mo na yan. Compensating balance, a certain amount of cash that a firm must leave in its checking account at all times as part of a loan agreement. So ito yung balance sa bank account na hindi mo pwedeng i-withdraw, no? Okay. So sa financial accounting natin, aral na aral mo na yan, yung compensating balance under cash, no? Ayan, second item o term na binanggit, mail float. Okay, isabay na natin tong processing and clearing float. Okay, so kanina kasi, yung concept lang ng float, yung diniscuss, no? Ayan. So dito, may iba't iba pang types ng float. Okay, mail float. Peso amount of customers' payments that have been mailed. Okay, tandaan mo. Mailed na. By a customer but not yet received by the seller. Mail float. Madali lang naman tandaan, no? Na-mail na ni customer, hindi pa received ni seller. Sumunod dyan, processing float. Peso amount of customers' payments that have been received by the seller but not yet deposited. Okay, hindi pa nade-deposit. Kumbaga, hindi pa napaprocess. Kaya, processing float. Okay. Then, ito naman, clearing float. Peso amount of customers' checks that have been deposited but not yet cleared. Okay. Kaya, hindi, kaya clearing float yung tawag dyan. Okay. Dinaanan lang natin, no? So, para in case man na may makita ka niyan sa exams mo, hindi ka magugulat. Okay. Punta tayo dito sa ways to manage cash flows. Ayan. Cash flow management ways. So, may tatlong items dyan. Yung una, preparation ng cash budgets. So, ito,
napag-aralan na natin kanina, nadaanan na natin. And again, uploaded yung Excel file natin dito ng cash budgets para pwede mong aralin on your own. Okay, so hindi na natin pag-uusapan dito yung cash budgets. Punta tayo dito sa cash break-even chart at saka dito sa Baumol cash management model o yung pag-compute ng optimal cash balance. Okay. So, yan. Nandito sa baba yung cash break-even chart. Pero idodrawing pa natin yan. Basahin lang muna natin kung ano ba yan. Shows the cash break-even point o the amount of sales in pesos or number of units to be sold so that the total cash inflows is equal to the cash outflows. Pangalawa, shows the amount of cash deficiency when sales is below the cash break-even point. Okay. So, I believe alam nyo naman yung concept ng break-even, no? Kasi nadadaanan natin yan sa economics natin na subject. So, dito magdo-drawing lang tayo. Okay. So, dito sa axis na to, dito yung quantity sold. Baba lang natin ng konti. Quantity sold. Okay. Tapos dito yung peso amounts. Sa kabilang axis naman. Peso amount. Yan, peso na lang. Okay. Peso sign na lang para mas simple. Okay. So, di ba kapag break even, yung analysis na tinitingnan natin, may tinitingnan tayo ng mga graphs. So, dito, ang titingnan natin ay yung graph ng sales at saka yung graph ng costs. Okay. Nasaan yan? Total cash inflows, ayan, cash outflows na lang, ayan. Kasi nga, cash yung titingnan natin na break-even dito. Okay, so sana nadaanan mo na to, no? Pero kung hindi pa, ganito lang siya. Doon muna tayo sa costs, okay? So, di ba, may dalawang klase tayo ng costs. Yung fixed cost at yung variable costs. So, paano ba natin i-graph dito yon sa break-even chart natin? Yung fixed cost and variable costs. Okay. Di ba dito, sa quantity sold na axis, meron dyang mga segments, no? Halimbawa, 1, 2, 3, 4, and so on. Tapos dito, sa peso naman na axis, meron din ganyan. Tapos, for example, 10, 20, 30, and so on. Okay. So, para illustrate yung fixed costs, magdo-drawing lang tayo ng horizontal line. Somewhere dito. Okay? So, halimbawa na lang, ang fixed cost natin is 20 regardless of the volume of sales. So, imaginein mo na lang na straight line yan. Straight yan. So, hindi siya magbabago. 20 siya. Maski ano pa yung quantity na mabenta natin. So, kung 1, 2, 3, or 4 o kung ano man, yung fixed cost mag-remain the same. Okay? Kaya nga fixed yan eh. Okay? Fixed costs. Tapos, yung variable cost naman, from the name itself, no, nagva-vary siya. Depende sa quantity nung sales natin. So, ganito, i-graph ang variable cost. Variable cost. So, mag-start siya kung saan naghinto yung fixed cost. Okay, so dito, in-assume natin na sa 20 peso mark, nag-start yung variable cost. Tapos, habang dumadami yung sales, tumataas din siya. Nakikita niyo ba? Ayan. Okay, so medyo mabababo yung graph natin kapag nilagay natin isa-isa dyan. Yan, nabura tuloy siya. Yun. Basta ganyan ang itsura ng variable cost, no? Nakikita nyo naman, nag-i-increase, tumataas yung peso amount every increase dito sa quantity sold. Okay, and nag-start nga siya kung saan naghinto yung fixed cost mark. Okay. So, ito yung variable costs. Pag pinag-add mo yan, variable and fixed costs, malamang total cost yan. Oh, okay. O total expenses, no? Fixed expenses, variable expenses. Pero sa case natin, since cash break-even chart to, i-assume natin na lahat yan ay cash. Okay.
Okay. So, next na graph na kailangan natin is yung sales graph. Kasi nga, kailangan natin makita yung break-even point. Okay, so assume natin na ganito na lang yung itsura nung cash graph natin, ay ng sales graph natin. Okay. So kung mapapansin mo, nag-start siya dito sa point of origin o dito sa zero, no? Kasi kapag wala kang benta, malamang, okay, kapag wala kang nabentang item, malamang wala kang pera. Okay, wala kang sales. Okay. So, dyan, nilagay sa point of origin yung zero mark. Tapos kapag nakabenta ka ng isa, in-assume natin dito na mayroon kang 10 na sales and so on. Okay, alam ko naman, naiintindihan mo yan kahit magulo yung drawing natin. Again, since cash break-even chart ito, i-assume natin na cash sales lang yan. Yung i-analyze natin dito. Okay, then, kung saan nag-meet yung ating graph for variable cost and dito sa cash sales, yan yung tinatawag na break-even point. Okay? Tapos dito, after mo ma-identify yung break-even point, isa-shade mo yung mga bagay-bagay dito, di ba? Yan. Sina-shade mo yan. Tapos, yung shaded areas, i-identify mo kung ano ba yan. So, dito, i-try natin i-identify kung ano ba to. Yung shaded area, dito muna sa baba. Okay, eto. Yung shaded area dito sa baba, kung saan mas malaki yung total cost natin kaysa dun sa sales natin. Kasi yung graph sa sales, nakikita mo, yung nasa baba. Diyan, mag-exist yung deficiency natin. Cash deficiencies. Deficiencies na tinutukoy dito sa number 2 item. Shows the amount of cash deficiency when sales is below the cash break-even point. Dito naman sa taas, yung shaded area dito sa taas, kung saan mas mataas yung cash sales natin kaysa dun sa total costs natin. Dito naman, yung excess cash natin. So, dito mag-exist yung sobra. Okay. Na cash. Ayan. Okay. Excess cash. So, basically, ganyan lang naman. Ang mga pwedeng itanong sa'yo dito, identify yung break-even point, tapos magbibigay ng points somewhere dito, tapos i-identify mo kung excess ba yung cash dyan or deficiency. Okay, so ganun lang yung cash break-even chart. Okay, so sulat mo na lang yan. Burahin lang natin yung annotations para kita mo pa rin yung definition dun sa taas. Okay, so dinaanan lang natin to kasi nga hindi siya na-mention dun sa ebook natin. Yung cash break-even chart. Okay, next naman natin yung Baumol cash management model. So, ito naman, formula naman siya. No? Basahin lang muna natin yung definition ng Baumol cash management model. Ayan. A model which can be used to determine the optimal cash balance where the costs of maintaining and obtaining cash are at the minimum. Such costs are, number one, cost of securities transactions or cost of obtaining a loan. Number two, opportunity cost of holding cash, which includes the return foregone by not investing in marketable securities or the cost of borrowing cash. Yung formula, isulat mo sa index card mo. Yan. OC is equal to square root of 2 times T times D over I, where OC is the optimal cash balance, T is the transaction cost. Okay, which is a fixed amount per transaction. It includes the cost of securities transactions or cost of obtaining a loan. So, yung cost dito sa number 1, ayan yun. Represented by T dito sa formula natin. Okay. So, yung iba't ibang authors, pwede nilang palitan yung mga letters dyan. Yung representation ng items dyan. Pero, essentially, the same naman yan. Magkakaiba-iba lang siya
nung letters na ginamit o yung variables na ginamit. Pero ang tandaan mo, yung concept, ha? Para kahit ibang libro na yung ipakita sa'yo, ibang formula, galing sa ibang libro, hindi ka malilito. Okay, so yung letter D naman, total demand for cash over a period of time. Then yung last na item, letter I, interest rate on marketable securities or the cost of borrowing cash. Okay, so ito yung item number 2 dito sa costs na binanggit dyan. Okay, para mas magets mo, puntahan natin yung example galing kay Ma'am Baisa and others. So, yan, basahin lang natin. You estimate a cash need for 4 million pesos over a 1-month period, during which the cash account is expected to be disbursed at a constant rate. Okay, recording ba tayo? Ayan, recording naman. The opportunity interest rate is 6% per annum. Okay. Or 0.5% for a 1-month period. Kinuha yung 1-month period kasi nga, over 1 month yung ating given dito na demand for cash. Okay? So, ang ginawa lang dyan, 6% divided by 12 months. Nakuha yung 0.5%. Or, try mo nga kung 0.005 yung lalabas sa'yo. Okay. So, ayan. The transaction cost each time you borrow or withdraw is 100 pesos. Okay. Ang question, determine the optimal cash balance. So, dito nilagay na yung sagot, pero isolve natin. Okay. Ang hinahanap is yung optimal cash balance. Ang laki naman yan. Or OC, yan. Yung formula, square root of 2 times T times D over I. Okay. So, i-substitute mo lang yung given sa ating problem. Yung 2, constant naman yan. Yung T, identify mo kung alin dyan yung T. Ano ulit yung T? Transaction cost daw. So, dito, hanapin mo kung alin dyan yung transaction cost. Ayun, no? Nakita mo na. Transaction cost is 100. So, yung T is 100. Then, yung D naman, yung isunod mo. Again, ano ulit yung D? Total demand for cash over a period of time. Hanapin mo ulit dito kung alin ba dyan yung total demand of cash for cash for a period of time. Ito ba yun? Yung 4 million? Yes, ayan o. You estimate a cash need for 4 million over 1 month. Okay, so yan yung total demand for cash over a period of time. Lagay mo dito 4 million. Okay, and then yung last na kailangan mong i-identify yung interest rate na kinompute na natin kanina, galing dito sa 6% per annum, ang kailangan mo is yung for a month. So, dinivide mo sa 12, nakuha mo yung 0.005. Lagay mo lang siya dyan sa formula mo. Then, pwede mo nang i-compute yung optimal cash balance. Square root of 2 times 100 times 4 million divided by 0.005. Nakuha mo ba yung 400,000? Very good. Okay, so ayan, yung optimal cash balance. Ayan. So, madali lang naman siya, no? Sulat mo lang sa index card mo para hindi mo makalimutan. Okay. At para madali sa yung mag-review pagdating ng board exams. Ayan. So, ito lang naman yung mga concepts na hindi nabanggit sa libro natin kay Cengage, no? Kaya, gumamit tayo ng ibang author. So, kung wala kayong questions, guys, stop ko muna yung recording.